Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo, mga Inday. Kaway-kaway! Yan, sa araw po na to, napaka-inspiring po dahil andito kami sa Banga, South Cotabato, at kasama natin ngayon ang pinaka-pioneer ng hatchery sa tilapia. Almost 4 decades, 36 years na po si Sir Jun Rodriguez. Kaway-kaway tayo, Sir Jun. Yeah. Alamin po natin na inspiring story niya po, mga idol, kung saan dating taga-harvest lang siya ng maes. Mama. Ngayon, meron na siyang 7 hectares hatchery na area. At saka ngayon po, mga idol, is almost 4 million ang napoproduce ng mga fingerlings ng tilapia dito per month. At saka nasa 200,000 naman ang fingerlings ng tilapia per month. Hito! Oo, sa hito. Yes, so yun, hito. Talagang partner, nakaka-inspire partner. Kaya kayo po sa mga gustong matuto at ma-inspire dahil sa tingin nyo po dito sa story ni Sir Jun, talagang nakaka-inspire dahil nagsimula talaga sa wala at ngayon talagang tinitingala ng mga bawat na yes, into aquaculture. Partner, tanungin natin Sir Jun, paano ba nag-start ito Sir Jun yung pag... hatchery nyo dito sa area nyo? Ano pong nangyari? Kung ihambal ko gid ang tanan-tanan nga mga nag-umpisahan ang akon nga pag-hatchery. Mm. Una-una sa pag-hatchery ko sa area ni ubangan ko. Kay misis ko ang area. Mm. Ang nagbakal kami sa mga fingerlings nga ginbuhi namon nga tani. Ato may bisita kami alin sa mga Ninyos. Yes, pero pag mga 2 months, 3 months lang mag-abot to sila. Ati, nakabuhi kami sa mga fingerlings nga atong tag 20 centavos nga daw mo ni kadlag ko. Hasta nga nagpamuto. Tingala ko kung ano ang gapamuto sa may pispan. Nagbiti-biti lang ako. Gin scope ko to. Sa scope nga naghimoy mo ko scope. Ang scope ko, gumlad pa gani. Ay, nagataboy nga pias na. Sorry, ginanalyze ko nga siling ko. Ay, pwede tani. Itaboy-taboy yun ko. Ginhimuan ko liwanag nga masipi atong mga similyang malakpan ko ba. Hasta nga nadakpan ko na butang ko sa labador. Nagalibubulo ko kung doon ko ibutang. Naghimo ko sang daw labador magkadako ng pispan. Dito ko ginbutang. Sige, pangapi ko kunaga. Kaya scoping ko, kaya pangapi lang na. Ay, ito ko yung kadamo ako. Sorry, nakita ko nga ato gali. Carnivorous manggali ang tilapia. Sang sa fingerling sila. Anang mga prime lang ng gagmay pa. Tapos mabutangan mo naman ka 3 days naman nga similya. Atong una nga nabutang ni mo, ang nauri nga na butang ni mo, itong nakao nila. Tapos, naghimo naman ako daw labador naman kadako. Hasta nagtatlo kalbador. Ang akong ginihimo nga mga pispan-pispan. Hasta itong ginalinan sang auto ni misis, ginbalayan niya, ginihimo ko itong manpispan. Ginkarot ko to. Ang tanang-tanang nga ginscoping ko, ito ko ginpamutang. Hasta nga nagumpisa nga may nagkabto nga si Tumbali nga taga-Lixibo, nga nangita ka si Milya. Araw na mangkot nga, may similya ka dra, nakang siling may ara man, pero may amuni ka dako, may amuni ka dako, may amuni ka dako. Siling ko, ti, paano ina, pira ang presyo mo to, binilog man sa to. May ara piraso, nga, piraso. Oo, piraso. May ara nga tag 15 centavos, 30 centavos, 50 centavos. Hasta sa naka atong gin studioan ko nga gin scoping, naka-produce sa to sang mga siguro naabot to sa mga 12,000 ang ako na kwarta dito sa on your first ano? So 1987 pa. 1987. Pag humansa to, naghimo kami at siri diri sa may sa may Riverside. Naghimo kami the 1/4. 1/4 hectare. 1/4. Hasta nga nagsigi-sigi na, hasta naka-produce kami damo, hasta nag-abri ang lutayan sang 1991. Tapos ang buluan 1995. Pero una-una ang Lixibo kami nga nag-ano dito, nag-delivery. Kamu nag-supply? Okay. Hasta sa nagdako, nagduga ang Amon area, ang naglapad, hasta nag-produce kami, hasta nakilala naman kami Carlson, nag-transaction nila sa Amon, nga makuha sila si Milya. Mutukag, nag-okay man sila, napangusisa kung ano nga mga variety, siling ko alin sa may parang Amon nga mga ano. Ayun, partner. Nga mga fingerlings. Partner, sir. Hasta sa nag-usisa, kung bala accredited to sleeper, yung pakita ko ang akin nga ano yung accredited ako sleeper. Ayun, so lahat dito approved. Ayun, so partner, sa mga hindi nakakaalam po, si Sir Jun po kasi ay talagang na-express niya yung pagsasalita niya sa kanyang dialect, no, kasi may Ilonggo, may Pagabi. Pero dito po kami, subtitle. Isasabihan po namin sa inyo. So, ang sinabi po ni Sir Jun dito, it started po sa napakalit lang na area. Doon, so nag-scoop-scoop na siya kasi may bisita from Muñoz. Ayun, so yun ang pinaka the best doon.
na unexpected yung blessing na dadating sa buhay mo. Yes. Civil War Partner, 1987. So it's a different story kasi ngayon, 2023 na. Hindi pa tayo pinanganak nun. Partner, sasabihin ko na sa inyo ngayon po, 4 million na tilapia fingerlings ang napoproduce. Per month. Paano po yun nadidistribute? Partner, sasabihin ko na sa inyo ngayon, partner, ito na ata ang tilapia king natin, yes, sa buong Pilipinas. Palakpakan natin si Sir. Di ba? 4 million. Yes. Grabe. Ganun, partner, karami. So una, Lake Sibuan din nag-open yung lotayan, yung mga major supplier ng tilapia. Buluan pa. Buluan. Oo. Lake Buluan. Alson's, partner. Alson's. Most of mga tilapia rito pinapadala pa sa Luzon. Tama ba? Surigao, Butuan. Surigao, Butuan. Ayun. So yung partner. At saka ngayon mga idol, may problema lang na challenge si Sir John kasi hindi niya alam kung paano pa susuplayan dahil sobrang dami pa ng demand ng fingerlings ng tilapia. Yun ang pinakamaganda, partner, na problema. Kung paano may problema. Yun pala narinig ko na problema na pinakamaganda, no? Kasi shortage talaga, no? Kung sa hito, shortage. Sa tilapia, shortage din pala. Then. It's because, partner, ang into aquaculture kasi talagang merong pera. Yes. Dahil nga sustainable because most of the Filipino talagang mahilig kumain ng mga freshwater na isda. Ayun. So dito natin mapoproduce yung partner. At partner. Saka partner, ito lang ang masabi ko. Kasi yung iba, ang 7 hectares kulang pa sa grow out. Oh. Pero dito kakaiba kay Sir John. Dahil ang 7 hectares na hatchery, kulang pa pala. Kulang pala yun. Ayun. Sir John, paano kayo nakakuha ng ganong karaming pinag-susuplayan ng ano? Paano po yun? Sila bang lumapit o kayo lumapit sila, sa kanila? Sila ang lumapit. Sila? Sila ang lumapit. Ay. Talaga, doon mo malalaman. Hindi ako nag-arap, sila ang lumapit. Ayun. Partner, doon mo makikita, partner, na ang isang tao talaga, yung isang farmer experts, farmer hero natin, magaling. Yes. Kasi kung lalapitan siya ng ganun karaming mga supply, dapat ba yun? Kakaiba, partner. At saka, bago tayo mag-ano pala, partner, baka may nagtatanong, Sir John, ano pala yung breed ng inyong tilapia? Dito? Ayun. Improved mix year 2016, amunang breed sa Bipar, tapos mayara kami breed nga rin Thailand sa Alson Alin. Ayun. Na-cross mo? Oo. Pag na-cross ko ang anak ka Bipar, tapos na-cross ko naman ang anak ka Alson nga Alin sa Thailand. Thailand. So, anong tawag doon sa Thailand breed from, tilapia breed from Thailand? Bignin. Bignin? Oo. So, kaya ba yung partner? Bignin na-cross breed sa Improve Excel. So yun yung mayroong fingerlings ng tilapia si Sir John dito. Ayun. So sa mga parang gusto mo i-try. Oo. Kasi kakaiba. Mean, no? Pero partners dito kasi it's a different story pagdating doon sa CLSU. 'Di ba Central Luzon sa aquaculture din sila. Si Sir John pala ay nag-compete din siya doon, no? Yes. So may different technology si Sir John at dito niya lang in-apply at exclusively dito yan sa Baga South Cotabato. Sipin mo, from Thailand pa yung kanyang breed, Bignin. 'Di ba? Bignin yung sinasabi dito. And also, meron din siyang breed ng Thailand na Kito, partner. Yung mga naghahanap andito. Salsa ng Japan galing. Salsa si galing. Ayun, malaking talagang breeder, partner, ganun. Yes. So, Sir John, sa dami ng sa 36 years mo, ano na yung naabot mo na mga lugar sa pag-iikot dahil partner, hindi po nag-stop si Sir John sa pag-improve ng kanyang mga ano, mga breed, kumbaga. Yun yung sabi niya. So, in the meantime, nag-improve siya, may inaaraw siya, sir, saan ka nakakarating para lang ma-improve yung mga breed. Yes po. Nakaabot naman ako sa region 1, region 2, region 3, hasta sa 12, nakaabot ako sa mga region natin. Lahat na palang region? Oo, naabot ko na. Mga seminars yun. Tanan ng mga training centers ang Bipar, nakaabot naman ako. Ayun pala, siya palang nire-request. Kaya, partner, possible na magiging guest speaker din natin siya. Yes, so, sa mga seminar. Sa seminar, sa mga pupunta dyan sa June 24, 25, welcome po namin kayo at please contact yung number ng ni Angel 0916 532 Okay, sabihin natin siguraduhin mo. Sabihin mo sa ibang tao matawagan nila. 0916 554 1232. Ulitin ko. 0916 554 1232. Ayan. So sa mga gustong mag-attend, contact nyo po si Miss Angel. Yes. So dito po mga idol, magsiseminar po tayo ng bioflak sa hito at the same time tilapia. Ayan. Dahil hindi po lahat ng farmer mga idol may malawak na lupain. Ayan. So yung iba is backyard lang, gusto din naman na masubukan and then yung mga nakatiwangwang pwede nilang mag-expand doon. So at least matry nyo muna maliit lang backyard and then pag okay, sabi nga ni Sir John, pag minalas-malas ka, another. And then pag 7 years na mayroong improvement, baka yun yung swerte. Ayun. Pero pag mala, sir, baka hindi yun para sa inyo. Mga ganon. Transfer. Sir, yun ang pinakamaganda, sir.
doon sa 36 years mo na experience, mag almost 4 decades na, talagang sobrang tagal na yun. Isa sa mga farmer hero partner dahil kung kumakain sila ng tilapia, possible baka dito galing yung sa kanila. Yes. Diba? Sir, Sir John, ano yung pinaka-lesson na pwede nyo i-share sa kanila sa pag-hatchery nyo ng tilapia? Ganun katagal eh. Ano pong lesson na na-learn nyo po? Ang naakin ay balaan sa akon nga pagpangisda, ang importante abidra, ara ka sa Ginoo, matyaga ikaw, kasing-kasingan sa pagbuhat, ang imo tanan mga trabaho para makita mo pag anong pag-improve mo. Kaya kung ikaw naghimo lang ka pang hatchery nga ng agi-agi lang, hindi na mag-successful yung mga project. The billion mo na. So yun pala. So dapat, sabi ni Sir John partner, the first thing is dapat nandun tayo, yung pinagkagawa natin na kay Lord, dapat ilagay natin doon. Tapos, kapag nagtrabaho ka talaga, yung heart, yung mind, yung focus mo andito, determination andun. Yung pag-strike-strike lang kasi, yung pag ginawa mo yun, ang possible na magiging outcome mo is failure. Tama. So yun yung magiging ano. Pero Sir John partner. At saka sabi niya pa pala kanina, partner, yung kasasabi ko lang na kapag nagsubok po kayo, na-failure kayo, nagsubok ulit, na-failure, nagsubok, na-failure, eh baka mag-sip-sip na kayo, baka hindi talaga doon ang swerte nyo. Tama, tama ba yun, sir? Baka sa iba kayo may swerte. 15 years nga, sige-sige ang ano mo, ang paghimo mo, tapos failure gihapon, hindi na sa imo. Iba naman ang iba ang kapalaran. After 7 years. Sa kapalaran. Iba naman. Tama, partner. At ang nag-inspire sa kanya yung lolo niya. So, isa yun sa mga lessons na pwede nating i-acquire dito kay Sir Jun. Dahil, tama naman, partner, kasi you have to invest your time, money, effort, andun na lahat eh. So, sa 7 years na yun, pag binigyan mo ng time na yun, tapos nag-failure ka pa rin, baka mag-isip ka na talaga na it's not for you. Ang tilapia, baka sa ito. Baka sa ito. Sir, tama, Sir Jun. Sir Jun, sa dito sa pagtitilapia hatchery mo sa Hito hatchery, kasi dito partner ko nakita natin kanina yung albino, first time ko nakikita dito yung pinakamalalaking albino giant gourami na malalaki talaga, albino na pang-gaseous, giant gourami, tilapia, mga tilapia na mga breed ng Thailand, grabe dami dito lahat sa kanya. Sa mga mag-visit pwedeng pumunta dito. Partner, tanongin si Sir John, ano yung pinaka-tip mo Sir John sa pagiging successful na hatchery? Sa ano ba ang kailangan nilang dapat i-consider pag nag-start sila ng ganito kalaking area sa iyo? Ang pagtiyaga mo gid sa imo ay ano pag-atiri. Hindi pwede nga agi-agi lang, kay kun agi-agi lang ang imo pag-atiri, way ka successful na, way ka improvement sa imo pag-atiri. Dapat may tiyaga ka gid. Tapos ano po yung dapat nilang consider sa area nila? Dapat ba maganda yung water system? Dapat may basta mag-atiri ka, atiri ang imo kung grow out, dapat may tubig ka gid. May supply ka gid tubig, hindi pwede nga wala ka tubig. Kaya ang kinabuhi sang isla naton sa tubig. Ito ay flowing. Flowing po dito. Ayan. Flowing. Yan. Inom yan, Aldrin. Yan, flowing. Tsaka yan, dito sa flowing. Partner, oh. Tsaka yung area ni Sergio, partner, parang integrated farming dito. Sergio, welcome ba yung mag-visit sa'yo dito? Welcome ba sila? Ah, welcome. Bisan na oras lang, sige. Paano kanila makontakt, sir? Ay, may cellphone number man ako. Ay, pwede namin mailagay. Ilagay na lang natin, partner. Ayun, para at least makapunta sila dito. So, partner, question, partner. Wala na akong matanong. Halos lahat na nasabi niya kasi ni Sir John lahat-lahat kanina. Nasabi niya, nasa Panginoon, dapat ang willingness mo din. Kasi nga, doing work without willingness is stress. So, kung mag-gawa po kayo ng trabaho, pero nandun yung willingness, kumbaga, anong tawa nga dun eh? Parang mamotivate ka eh. Mamotivate. Mas maganda. Tama yun. So, pero magagawa tayo ng mga videos dahil si Sir John ay talagang very passionate, no? Sinabi niya sa amin na pag nagawa kayo ng video, mas maganda na in-advisean po kami ni Sir Jun na dapat step by step. Oh, sabi niya, willing naman daw siya mag-video na step by step. Malalaman nila yung sa 6 reverse. Yes. Paano hatchery. So, willing talaga matuto. Sir Jun, dito na lang. Kasi itong area mo, expansion. Nagsimula ka sa half hectares, maliit na area, half hectare hanggang one fourth, hanggang sa umabot ng 7 hectares. So, Jun, meron bang any point na sa buhay mo na mag-stop ka na tani sa pag-hatchery, sa pag-tilapia? Mayara ba sang abot sa kamusina? Wala ako. Kung na-failure man ako kato, kaya nagatuon pa lang ako, hindi gid ako nag-isip ng stop ko. Wala ako nag-isip. Gusto gid nga, tunan gid kung paano gid nga, mungin maayo pa gid ang pagpangisla ko. Hindi ko nagsiling nga nag-stop ako sa mga inagyan ko, hindi. Palayon gid yapon ako.
Ayun, tuloy-tuloy lang. So, andito yung tinatawag na passion talaga kayo. Passion talaga, tsaka traditional farmer. Yun ang pinakaano. So, partner, dahil pausapan na natin yung traditional farmer, ano po masasabi nyo dun sa bioflock na technology, Sir John? May idea na ba kayo? Or willing ba kayo maka-learn? Ganun? Willing man ako maka-learn sina ay ina nga mga ano, way ako abi mo, way ako nakaabot sa mga muna nga mga idea. Kaya mag-o ko lang may balaan na sa inyo. Kung wala ka mo din nagparapit sa akin. Kaya nga ako ng mga idea lang, adlaw lang akin kag tubig. Gilamon mo lang na akin. Ayun. So mag-control sa tanan-tanan nga mga sakit sa isda ko, magbaho pispan ko, ina-dry ko lang, tapos patubuan ko ilamon, tabasin ko naman kapag tubigan, okay naman. So yun. Neutral lang. So yun po yung pinaka foundation ni sir, no, yung pinaka talagang traditional farmer, no, talagang old styles, no. Old styles. Yung sa ang gagamitin mo lang talaga is yung sun. Yes, pagpatay ng mga bad bacteria. Oh, yun, tapos yung yung sa water system, yan, tapos yung mga damo, damo para sa mga natitirang feed siguro, mga ammonia. Ayun. So talagang traditional farming talaga, no. Yun lang at malo-learn din ni Sir Jun yung pagiging intensive, no, sa ibang bansa kasi ginagamit na internationally, no, maliit na area pero maraming stocking density ang lalagay. So yun ang possible na ma-learn niya. Kasi shoutout natin yung municipality of Banga, baka si sir matulungan nila dito sa pagkakaroon ng ATI school, no? Yes. Kasi parang isa sa mga pioneer natin, partner. Tilapia king nga, ika nga, yes. No? So siya ang magtuturo. Ito yung pinaka-goal natin, partner, na para ma-sustain yung buong Pilipinas. Hindi mawala yung pagiging farmer, tama, aquaculture, partner. Kasi partner ngayon, 'di ba, yung mga alam naman natin, Sir Jun, no? No, yung mga nag-engage na mga bata, hindi nila gusto. Pero kami ni partner, ang advocacy namin, kaya gumagawa kami ng napakaraming video para ma-inspire po kayo at para sana masundan ninyo at maging successful kayo pagdating po sa agriculture, sa aquaculture, kasi totoo po, ang pera nasa agriculture, nasa aquaculture. Tama ba yun, tay? Tama. May pera po ba sa tilapia? May pera, marami. Oy! Marami. Yan ang pinakamagin. Iba ang talapiasan sa agriculture nga sa palayan o maisan. Paano po? Paano po? Dahil lang galing kayo sa pag, Ang pagmais mo, 1 hectare mo, katumbas lang sa, hindi ka, sa 1-8 lang nimo. Hindi mo katumbas. Ganon, kaliit? Totoo yan. Sa 1 hectare? Sa 1 hectare na maisan mo o palayan mo, wala gini sa 1/4 nga pala. Palagay natin, Sir John, sa 1 hectare na hatchery, sa tatlong buwan, mga magkanong malabas dyan? Sa hectare. Sa hectare. Kasi hatchery. Sa hatchery. Sa hatchery. Ang sa hectare ko sa hatchery mo, sa kalibo na. Sa kalibo na? Na fingerling ang ma-produce mo. Sa dira lang. Nga sa 1 hectare ni mo. Basta 1 hectare gid ang operation mo, sa kalibo na ang makuha mo. Nga breeder? Ano man? Mga similya. 1,000? Hindi, 1,000 o 1 million? 1 million ang mabuhal mo na sa... 1 million? 1 million. Oh, so yun, 1 million sa 1 hectare. 1 million. 1 million ang buwan lang yun. Isang buwan na yan. Oh, grabe. Parami pala. Hindi kong... kasi sa maes, 4 na buwan eh. So, 4 million na yun. Na similya. Why gani na sa... No, why gani na sa 1.8 ang 1 hectare mo? Oh, ano? So, yun. So, sa... 26 ang ginansya mo lang dira samantala sa may isla mo kumasa 1/4 mo makaginansya ka mga 40-30 yeah. Ayun, at least dito sa tilapia every month harvest ka sa may isan mo 4 months 4 months pwede ayun. Pang malugi kainin pa ng daga daga pa yun lang. So yun ang pinaka advantage, partner, pag sa, kasi sa aquaculture walang fluctuation ng pricing. Wala. Diba? Sa vegetable, talagang magpa-fluctuate siya within the day. Ilang beses nagpa-fluctuate. Mais noon, 20. Ngayon, 12 ata. Diba? Oo. So, pero paano, feeds, mahal pa rin ang feeds. Oo, mahal pa rin. Chapalay, medyo mahal din. Ayun. Pero, bisan mahal ang sa tilapia, dako, gyapo na February sa may tilapiahan kontra sa maisan. Oo. Sa palayan. Mas so, malaki ang hatchery. Mas malaki ang kitaan talaga sa hatchery. Kaya yung iba, every gusto mga hatchery. Every month, produce ka mo isang ano, isang kwarta kung isipon mo ang produksyon mo, every month mga kwarta mo. Opo. Para may pagawaan ka lang ng pera pag may hatchery partner. Kung konti lang kasi ang feed sa pinapakain compared sa grow out. 25 days, 21 days nga na 6 reverse mo, pagka 25, bigya mo na. Wait about 1 month. Ayun. So ibig sabihin po, hindi po kayo nagpo-focus sa hatchery, mayroong grow out kayo? May nag-ano man ako para ma-probe kung ang pag-grow out
makakwarta ka man gyapon. Ayun. Kag tapos ang imo dito mo ma-probe ang imo nga mga breeders nga maayo gali sa pagdalago kay nakita mo dito sa imo grow-out. Ayun. Imo mapakita mo sa mga customer mo, aral ang tawanin niyo. 3 months ko, tarika ako nanon na kalako. Ayun. So yun, ibig sabihin po talaga, dito sa hatchery ni Sir John, partner, sabi money niya kanina. Money-making business to. Ang innovation, it never stops. No. No? Siya mismo nag-i-innovate, siya mismo nag-de-develop sa kanyang breed para hindi maiwan sa ere. Kaya pa rin kilalang kilala pa rin siya. Kaya pala talagang tilapia king. No? Ito na yung tilapia king natin. Narandaan niyo po yun si Sir John Rodriguez. Talagang swerte kami, nakapunta kami. Shout out dyan sa nag-invite sa amin dito si Christopher Luis. Yeah, at saka sa wife niya. Naghahawak ng cellphone natin. Videographer ka muna ngayon, master. Okay. Ayan, maraming salamat mga idol, partner. Sana maraming silang natutunan sa ating video. Please watch mga idol ang susunod nating video mula kay Sir John Rodriguez. Yung paano i-six reverse yung tilapia, step-by-step guide. At saka paano mag-breeding sa ito, partner. Ayan, so napakalawak talaga itong area. Sir John, ano ba yung best advice mo sa mga future farmers natin? Kasi ito yung pinaka-advocacy ni Sir John talaga, no? Na may seminar na ganito ganyan, at least maturuan niya daw yung makaiwan siya ng legacy. Yun talaga yung pinaka nagtatak sa akin kanina, to live a legacy na dapat matutunan ng bawat nandito sa kanyang farm. Sa ako lang mambal sa mga farmers nga may mga lupa kag may tubig. Hindi ka magsiling, hindi ikaw makahimo sang pispan mo kung wala ka kwarta. Hindi amo na mahimo ka sang pispan mo sa imo gusto nga buton. Kay kun maghimo ka, ikaw magpala, ikaw magyano, tapos ang pagkaon nga sili nga ibakal nimo, mayara kita mga dakwid. May dakwids kita da nga 32 cod protein, may dakwids kita nga tong 26 cod protein. Alternative. Ina, ma-produce nimo pagpadamo sa imo mga similya, kamo padako nimo sa ina nga mga pinagi bago ka makakatong makakwarta. Pag nakabaligya ka na sina sa pagpakaon sina nga makabligya ka na, makakwarta ka na, dito ka na makawakal ka feeds nga para magdasig ang production mo. Ayun. Hindi ka mo magsiling nga wising kapuslanan ng tawag nga tubig kagang lupa. Dako ang kapuslanan, ang dalagan diraya. Kung wala ka mo kwarta, ang imo kaugalingan, basta may pirsa ka, amo buwata. Buwatin mo nga mamispan agad nga maabot mo ang kadalagan sa imo kinabuhi nga mga mayo man. Ayun. So naintindihan niyo po 'yon? Kung hindi niyo po naintindihan, kami tingnan medyo na po yung subtitle. Sa subtitle natin. At saka yung sinabi ni Sir. Para ako mag-translate ito, partner. Sabi ni Sir John kasi kailangan mo ng ganyan, talagang dedication, no. Kasi kung sabi nila, akala niyo walang purpose yung water at saka yung dito sa mga area lang niyo, meron 'yon. Kailangan mo lang sikapin, pagsikapan mo na ikaw talaga mismo ang gagalaw sa sarili mong pond para pag nakakaroon ka na ng source of income na doon ka nagsimula, so susunod, pwede ka nang bukabili ng mga feeds mo, no, mapag-innovate doon sa farm mo. Dahan-dahan lang. Mayara kita mga duckweeds nga magkaiba, mayara sa fingerings, mayara sa lagpo. Ayun, talagang naka-innovate nito. Kompleto. Kompleto, partner. So yun, sana po marami kang na-learn. And then, sabay-sabay-sabay-bayan niyo po kami dito kay Sir John dahil talaga napakabait, hospitable. Pinakapi kami dito, pinapili pa kami. Lagyan pa ng minix niya pa, lahat nandun na sa kanya. Yes. Maraming salamat mga idol. So sa mga medyo nahihirapan po sa lingway, itatranslate po natin into Tagalog. At the same time, kung gusto niyo po actual, you can visit Sir John dito sa may anong barangay dito, sir? Reyes. Barangay Reyes, Banga, South Cotabato po mga idol. Ilalagay po namin yung contact number, at least own personal, pwede po kayo makapag-appoint, sir, para makapag-visit. Ayan. Tsaka sa mga gustong pumunta dun sa seminar sa June 24-25, guest speaker po natin si Sir June para sa traditional farming, para masabi nyo po kung ano yung different comparison sa bioflock, tsaka ano, at least malalaman po. At tsaka willing din naman siya mag-learn. So kita-kits tayo doon. Tama ba, Sir John? Oo, tama. Ayun, pupunta kayo, Sir John. Okay. Ayun. Ayun. Maraming salamat po, mga idol. Ayan. So, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na po namin ni partner, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pag sinunod nyo po yung diskarte nila, mga tips and technique nila, possible po, yun din na magiging resulta sa inyong mga farm. Yes. Don't forget, mga idol, subscribe po kami, click yung notification bell para updated kayo sa aming mga susunod pang videos about farming. Malaman niyo po yung mga makabagong kalaman na na-feature natin, Luzon, Visayas at Mindanao, mga idol. Ayan. Kita kasi po, June 24 and 25, Kidapawan City. Ayan, mula po yan dito sa Barangay Reyes, Banga, South Cotabato. Kasama natin ang Tilapia King, si Sir John Rodriguez. Maraming salamat sa inyo. Kaway-kaway mga totoo mga inday. Kita kasi sa susunod na video. Thank you. Ayan, thank you, Sir John. Ayos, ayos. Galing. Pray.